Pagdating mo rito ng Japan, ano ang naging buhay mo? I'm Ash from Philippines. Ako isang OFW dito sa Japan. Tatanungin natin sa kanya, ano ba yung nabalitaan ko? Malaki talaga ang sahod ko yan eh. Kumuha lang ako ng portion na matarik. Mahirap, madali? Madali na mahirap. Madali na mahirap. Paano ka nakabili ng bike? 8 months ako dati. Natikon na ganun? Like and subscribe to Nick Tumba Balentong Channel. At totoo kaya yung balitang yon? Ngayon may nag-encourage sa akin na bumalik sa bisikleta dito sa Japan. Madali? May madali. May mahirap. Okay. Hindi lahat naman araw-araw. Okay, sinaranasan ko rin po kasi yun. Naging dahil lang ganyan yung bisikleta. Paano ka nakabili ng bike? Mag-work hard pa rin ako para makuha ko ulit. Na nang sa papapadyak ang nasalihan mo rito simula na nag-umpisa ka sa tingin mo? Ano na ko yan eh, sa bisikleta mga higit 40 siguro. 40 na? Nakarera dito sa Japan. Big ngayon, ito yung pahuli-huli mo? Big League at saka local. Open kasi lahat dito ko yan eh. Merong beginners, merong elite. Pero, may categories. Merong category pero pwedeng sumali kahit yung professional dun sa beginners. Ah, open, yun, open sila. Open kung ma-break mo, kunya na sa beginner ka, na-break mo yung dun sa isang bago mag pro, pwede kang ma-break mo yun. Okay, kaya hindi mo alam ang kalaban mo kung mahina o malakas kasi iba-ibang tao. Eh. Sabay-sabay doon. Okay, dami mo na palang nasalihan. Tanungin kita, ano ba yung preparation mo? Kasi kunyari, na-receive mo na yung invitation para sa liga. Ano yung ginagawa mo? Kunyari, na-receive mo na next week ang labanan. Ano yung ginagawa mo? Kung sasali ka kasi sa karera, kung mindset mo nasa karera, ano? Wala pang entry ng karera, talaga nag-insayo ka. Tapos kung kunwari nag-entry ka, ang usually dito sa Japan ko, Enik, 1 month before dapat naka-entry ka na. Kasi kung di ka naka-entry, hindi ka makakasali. Okay. So ang ginagawa ko sa kunwari, kagaya next week may karera ako, araw-araw ako nag-insayo. At least 1 hour a day. Ayun. Na intense training. Yun. Pero di ba nung nag-umpisa ka, ngayon kasi one hour ka na eh. Pero nung nag-umpisa ka, ilang oras dapat? Yun para dun sa mga beginner. Dahil ngayon, alam mo na yung preparation. Pero yung beginner pa lang, ano ang pwede nilang gawin? Ano mo masasabi mo para i-encourage sila? Sa mga beginners naman ko yan, kagaya ko dati nung beginners ako, weekend rider lang ako dati. Every weekend, long ride, mga 100 kilometers. Saturday, 100 kilometers. Sunday, ganon. Tapos nung nagbalak na akong kumarera, doon ako na-hook doon sa training talaga na everyday training, 3 times a week training, mga ganon ko yan. Kaya kailangan talaga yung kung gusto mo. At saka ngayon, marami na ngayon, may mga YouTube na eh, di ba? May mga tulong na eh. Hindi katulad dati nun, wala eh. Ngayon, marami na ang mga learning na pwedeng gawin eh. Lalo na nung nag-pandemic, ang daming lumabas na ano, mga tip. Mga tips, di ba? At saka ngayon, isa pa, ang bike noon at bike ngayon, ang laki ng pagkakaiba. Sa tingin ko lang, ano sa tingin mo? May pagkakaiba ba yung bike ngayon at saka bike dati? Ay, marami ko yan eh, ang pagkakaiba. Unang-una, presyo. Pangalawa, yung kilo, kilogram. Pangatlo, aerodynamics. Marami ang pagkakaiba ko yan eh. At saka nakita ko noon, that time wala pa yung disc brake. Oo, ngayon bago lang ang disc brake ko yan. Kaya nga, di ba? Yung disc brake. Mas maganda ang disc brake. Para sa akin ah, mas mahirap ang maintenance. Okay. Ulitin ko lang doon sa sinabi mo. Yung mga pagkakaiba ng bike dati ay ang yung presyo. Super mahal. Mahal na rin dati. 80 mil. May nakikita na ako dati. 80 mil ko yan eh. Kay preno lang yun ngayon. Yung brake pad lang yun ngayon eh. Tapos yung gaan ngayon, di ba? Yung tatawag nilang, ano bang tawag sa metal ngayon? Alloy carbon, ba? Carbon na ngayon. Ah, carbon na. Dati alloy. Tagang material na ginamit. Pinagaan ng pinagaan. Kasi, the more lighter kasi, the more na mas mabilis. Ay, para rin aeroplano. Oo, ganun. Yung aeroplano, the more na light siya, at yung skin nung metal, mas maganda. Yung tatamaan ng hangin, kumbaga so, against the wind ka kuminsan, di ba? Kuminsan with the wind. Ang dami na po nating narinig sa tips, ano yung pagkakaiba ng mga bike noon at ngayon. At ngayon po, marami na rin pong klaseng competition. May mga iba't iba, may mga sa city, may mga national, may challenge. Marami! At pwede kang, lalo ngayon pandemic, ay may mga kailangan kang gawin na parang, competition pa rin eh. Meron akong nabalitaan, tatanungin natin sa kanya yung
tinatawag na interesting pa yun, o yung Hall of Fame. Hindi ko alam ano yun kasi wala naman akong idea sa iba't ibang bike, lalo na sa iba't ibang competition. Tatanungin natin sa kanya, ano ba yung nabalitaan ko? At totoo kaya yung balitang yun? Narinig ko lang sa kaibigan ko. Narinig ko lang, nakita ko lang sa FB. Pero ngayon titignan natin kung totoo yung chismis na yun mula sa kanyang mga lahat. Nash, meron akong nabalitaan. Hindi ko lang alam kung ito ay may katotohanan kasi sa larangan ng pagbibisikleta, meron kang record na dapat angatin o lagpasan. Eh, may nabalitaan about ako dun sa Hall of Fame. Ano ba yon? Bigyan mo naman kami ng idea at ano ang ginawa mo? Paano mo nakuha yon? Ano ko yan, Ike? Yung Hall of Fame, doon mo makikita yung record dito sa buong mundo about sa challenge na nangyari. So, may challenge dito ngayon sa ano, matagal na since matagal. Matagal na yan? Matagal challenge na yan? To, eh. Anong pangalan ng pinaka-challenge doon? Everesting talaga. Yun ang pangalan ng challenge, Everesting. Ito, ang alam ko kasi ang Everesting, ikinuha doon sa Everest, yung pinakamatas na bundok sa buong mundo. Ang Everesting kasi, ganito yan, i-explain ko para may knowledge kayo about sa Everesting. Ang Everesting, simple lang naman yun eh, pero brutal na climb. Yun ang pinakamahirap na hill climb sa buong mundo. Hill climb challenge, I should say. So, maghanap ka lang ng climb, hill climb, tapos babalik-balik ka lang doon. Nasabi mo na pabalik-balik ka, pwede palang gawin yan kahit nasa ibang bansa ka? Kaya pala dito ginawa mo? Oo, Kuya Nick, ano yun eh? World yun talaga. Ang naggumawa ng Everesting from Australia, kung hindi ako nagkakamali. Sila ang nag-create ng Everesting challenge. Kasi ang Everesting kasi ano yan eh, balik lahat kahit sinong siklista pero hindi recommended sa mga new bikers. Mahirap talaga. Mahirap. Kasi yung simple lang naman siya pero brutal. Ayun, babalik-balik ka sa isang climb, kung ilang kilometrong climb yun, hanggat makuha mo yung elevation ng Mount Everest. Nang walang tulog. In one ride lang yun. Pwede kang kumain, pero pahinga. In one ride lang yun. No? Isang ride yun. Kung baga, itong araw lang itong na to. Itong araw na lang na to. Kung may titigil kang sandali. Iihi, yung ganon. Iihi, ganon. Mga ilan yun? Mga ilang, ano, sa yung Everesting challenge na yun? Example natin sa, ano, sa Tagaytay. Dito sa likod, galing ka dito sa Taal area mismo. Market ng Tagaytay. Yung tinatawag nilang sungay. Sungay climb, hill climb. Yung sungay climb, ano ata yun eh, 8% or 7% yung average ng climb. Tas around 7 to 8 kilometers or 12 kilometers. Ang alam ko dun ah, kasi hindi ko naman na record pa yung climb na yun. So, mga 16 times mong babalikin yun. Balik-balikan? Etong ginawa mo dito sa Mount Fuji? Sa Mount Fuji naman, ano eh, kumuha lang ako ng portion na matarik. Sa Mount Fuji. Portion ng climb na matarik na 2 kilometers, 2.3 kilometers, pero talagang matarik. Ano 10, 45 degrees? 10% ang tarik niya noon, Kuya Nick. Yung steepness niya, 10%, which is, yung 10% sa cyclist, talagang mahirap na yun, Kuya Nick. Oh, grabe. Ngayon, nakuha mo na yung, na-achieve mo na, nakuha mo na yung record. Ikaw, sabi nila, ikaw yung Filipino, number one Filipino nakahawak na record. Anong naging record mo ngayon? Ano ko yan, Nick? Yung record naman talaga bago ako mag-Everesting, ano eh, 14 hours 7 minutes yung nakita ko sa Hall of Fame. Na Pilipino. Okay. Ngayon yun yung fastest. Oh. Ngayon, bago ako nag-Everesting, talagang ang goal ko, eh, beat ko yun. Oh. Nakuha ko naman yung time ng 13 hours 40 minutes. 40 minutes? 13 hours 40 minutes. Yung may hawak na record nun, kailan yun? Last month lang yun. Last month lang yun? Oh. O di may mag-break na naman nun? Marami akong tinitignan sa Pilipinas na may planong mag-Everesting. Pero good luck sa kanila kung mabreak nila. Mag-work hard pa rin ako para makuha ko ulit yun. Okay. Pero hindi natin alam eh, talagang may mga tao talagang gusto nagpupursige, di ba? Kaya ako, relax lang ako kasi kung may mag-break man, talagang kakasadin ako na. Okay. Yun iba, bata pa. Yung diba? May holder nga ng 14 hours ko yun, 22 years old lang ata yun, taga Cebu. Sa Japan, sino may hawak? Sa Japan pala, ano, ang may hawak ng record dito sa Japan, yung kapitan ko mismo. Siya yung may-ari ng team ko dito sa Japan. Ang pangalan niya si? Akihiro Takaoka. Yung ba yung napanood ko dun sa video? Oh. Very supportive sa matangkad akin yun, ha? Pero matangkad, pero payat. Payat yun. Talagang ano yun, Kuya Nick?
napagkwentuhan lang din natin, siya ay legend na ng cyclist dito sa Japan. Wow. Siya ang may hawak dito sa Japan at hindi lang dito sa Japan. Sa Everesting, ha, siya ang may hawak sa Asia. Kaya natutuwa ako at naging kapitan ko din siya. Pinapasok niya ako sa team niya. Pangilang try mo na net sinalin siya? Unang try ko lang yun, Kuya Nick. Which is one time ko lang tinira. First time mo lang ginawa, nabit mo pa yung record. Kasi yun ang goal ko eh. Mapasama yung pangalan ko sa mga malalakas na climber dito sa buong mundo. At mabreak ko yung Philippine record. Siya po ang may hawak ngayon na sa Everesting. Pinakamabilis doon sa challenge na yun. At sino naman ang nagbigay sa'yo ng motivation para gawin mo yan? Unang-una, Kuya Nick, ano eh. Si Lord pa rin ang ano, ang nagbibigay sa akin ng motivation talaga. And yung mindset ko na talagang pusong siklista, may family, yung fiancé ko na laging suporta sa akin, tapos mga kaibigan, group of friends, tapos yung yun nga, yung kapitan ko dito ngayon sa Japan na talagang very supportive sa akin, which is kahit hapon siya, Pilipino ako, very active siya sa supporting sa akin. Ang ganda po, di ba, ng buhay niya sa pagbibisikleta. Hindi po madali. Marami pong mga challenge. Pero nakita po natin, narinig po natin na yung lakas niya at tibay ng loob nang gagaling po ito una-una sa pangalawan. Siya po yung source ng strength natin. Kasi kung hindi po natin ipapauna sa lahat ng ating maginagawa ang ating Panginoon, maaaring magtagumpay tayo sa ating sariling lakas natin. Pero hindi po natin makukuha yung pinaka-tagumpay na makaka-sarap sa atin ng gusto. Maaaring manalo ka sa ganyan, pero yung totoong happiness and joy, pero pagkasama si Lord, grabe, grabe po yung... Isa pa po, binayayaan siya ng mga tao, mahal niya sa buhay. Kasi kung walang susuporta po sa kanya, anong mangyayari? Gagawin ko lang ba ito para sa sarili ko? Meron siya na kanyang fiancé niya na talagang kahit na mahal yung kanyang bisikleta na bibilihin, kahit na kuminsan hindi siguro sila mag-usap, siguro kuminsan may time na yun kasi kailangan preparation, kailangan matulog na maaga kasi kasama yun eh, kailangan ng tamang pagkain, at saka binayayaan siya ng mga tao na kaibigan niya. Talagang biyaya po ng Diyos yun, kasi kung hindi po kalooban ng Diyos yun, hindi siya bibigyan ng mga tao na susuporta sa kanya. Di ako naman, meron naman nag-against, pero mas marami po yung sumuporta, di ba? Meron sasabihin sa kanya, di mo kaya yan, iba rito sa Japan, may mga ganun na masasabihin eh, kaya mo ba yan? Alam mo po yun, yung mga ganun mga hadlang, yun po ay pinahintulutan ng Diyos para lalo tayo magpursige. Ngayon po, tayo na po ay dadako sa hulihang bahagi. Tanungin kita, hanggang kailan mo kaya gagawin? Kasi siyempre yung pagbabike, diretso yun eh, hanggat matanda tayo, hanggat kaya natin magpitan. Yung competition, hanggang kailan? Sa tingin mo, hanggang kailan mo ito gagawin? Ano, Kuya Nick? May edad ba? May edad? Sa akin, wala namang edad, Kuya Nick eh. Pero as soon as possible, Kuya Nick, mga around 50s, titigil na ako sa pangangarera. Dito sa pagsasali? Pagsali sa mga karera, kahit saan man dito sa ano. Kasi gusto ko on my 50s, ano na eh, meron na akong shop ng bisikleta, which is yun na yung business mo. Yun na lang yung inimintin. Pagtotoon mo. Tapos may training ka, di ba? Training mo na training lang yung mga tao. Ikaw na magti-training sa mga tao. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Okay. Tapos tumigil ka na, maging coach ka na lang. Ikaw na lang mag-provide ng magti-training rider. Yung kanyang plano, pero alam naman po natin yung plans at ways ng Panginoon, hindi natin alam. Pero maganda po yung kanyang plano kasi kahit matapos na po siya sa pagbibisikleta, sa pagsasaling competition, gusto niya i-transfer. Gusto niya pa na may matulungan siya. Ito maganda, may dinagdag pa siya, training. Pwede niyang i-training, pwede siyang gumumuha ng team. Malay mo, hindi natin alam. Tingnan na lang natin sa susunod na kabanata, ano yung magiging buhay ni Nash after ng 50 years old. Kasi kasama natin si Lord eh. Si Lord lang naman talaga eh. Hindi natin alam, baka hindi lang ito yung huli, pero yung pakikipagkaibigan, yung relationship namin bilang magkaibigan, kuya, kapatid, hindi ito mawawala. Hindi ito magpo-for good hanggat nabubuhay. Kaya nawa, nakatulong sana. Kahit kunti lang na video niya, na buhay niya, simple lang. Ito po'y ordinaryong tao. Okay, Nas, uling habilin. Salamat, Kuya Nick, sa Tomba Balentong channel. Pakisubscribe na lang or follow or like.
comment, support, and share natin. Every gising is blessing. And Bayanihon. Yan, kasama natin yung Bayanihon. Clothing and W11. W11. Magsasama, minsan magsasama-sama tayo. Okay, sige Nas. Thank you, ha. Thank you. Okay. Okay, like and subscribe to Nick Tumba Balentong channel. Bye-bye. Thank you.